Hello guys, welcome to Dark Angels Intuition. Welcome back sa mga laging nandito, laging nanonood, laging nag-aabang, laging nag-comment and nagla-like and share. Thank you so much, guys. I really do appreciate sa mga ginagawa niyo for my channel. And sa mga nandito at bago pa lang and you like what I am doing here, please to subscribe my channel. And hit that notification bell para ma-notify kayo every time I upload a new video. So, of course, ang gagawin natin ngayon is a love reading. Always, yan. As I promise, mag-shoutout ako for the first 5 na makita kong nag-comment sa last video ko. So, shoutout kay Ma'am Marley Ong. Dikay by Kimberly Abbas, Maricha Facto, Elisa Hilario, and Muhammad Quaid. Always ka talagang nagko-comment. Thank you so much. So, thank you sa mga top 5 na unang nag-comment sa video ko. And I really do appreciate that. Really. So, love you guys. And now, let's start with our reading, love reading. So, I have a question. Nakikita ko to sa TikTok. Babalik ba si X? Yan. Babalik ba si X? So, ang una natin gawin kung ano bang nangyayari. Ano bang nangyari? Yan. Jump out. May nag-jump up na dalawa. I take it. Maybe kailangan talaga yan siya. So, ano bang nangyari? Walang pagbabago with the word guardian reverse. Okay. Hindi ka makaalis-alis sa situation and in the recent past and walang pagbabago. Might be there is a third party involved and hindi niya to sinasabi sa'yo. Nag-offer siya ng stability sa iba, goals and commitment. And kaya nandun siya sa point na na-juggled siya between you and another person. Pero alam niya na mahal naman mo siya. Kailangan niya mag-decision in the recent past kung sino yung kailangan niyang iwan at saan siya kailangan magkaroon ng new beginning. Ito yung nangyari in the recent past. So, merong third party and nandun sa point na nanghihirap niyang umalis sa situation or is either ikaw to. So, take note guys, take what resonates and leave the rest. Hindi lahat maka-resonate dito. Tsaka, pwede tong vice versa. Okay, this is also a timeless reading. Pwedeng mabasa ko yung past niyo, present in your future niyo. Okay, pwedeng ganun. So, yun yung nangyari in the recent past. So, I want to clarify. For a while, guys. May titignan lang ako.
Yan. Ay, in reverse. No new beginning, but you wanted to. In the recent past is like, you really want a new beginning sa inyong talaga, pagbabago, changes, pero wala kang nakita ang pagbabago dito. And gusto mo ng judgment about this. You might be dealing here with the Taurus, any air signs, Capricorn, Leo, Libra. So, gusto mo na ng pagbabago, gusto mo na ng changes, pero wala kang nakita. Kaya nandun ka sa point na gusto ko ng katarungan. I mean, gusto ko ng judgment sa mga nangyayari dito. Gusto ko ng explanation, gusto ko ng truth dito. Bakit ganito? Kasi hindi niya sinasabi dito eh. Meron siyang tinatago dito. So, I will going to clarify about this. So, you are waiting for this person na alam mo yung in the recent past, alam mo yung gawin niya yung kung ano yung responsibility niya sa'yo. Like, it's either way kung wala pa kayong anak. Like, as a girlfriend, kung ano yung responsibility niya as a boyfriend or as a husband, either way, okay? So, kasi general reading to. So, yun yung hinihintay niya sa'yo. Hinihintay niya yung clarity, hinihintay mo yung clarity, you are waiting here for this person to be serious person na talaga. I want to clarify this. So, feeling ko dito, kaya umalis ka dito, might be you are a Libra. Or Libra, Gemini, Aquarius. Nakapag-decide ka na dito. Itong person na to, meron siyang kailangan piliin talaga dito sa inyo, dalawa. Kasi, feeling ko meron kang narinig na message about these rumors or message. May natatanggap kang message about this person na tinatago niya sa'yo. Kaya, umalis ka na lang dito ng kalmado. Might be this person is committed or kasal siya or anything. Basta hindi siya available na just for you. See? Third party. And ginagawa mo talaga yung effort mo para sa relationship na to dahil gusto mo talaga, mahal mo talaga itong person na to unconditionally. Gusto mo maayos kayo, gusto mo magkaroon kayo ng balance connection, pero parang wala kang napapala sa mga nangyayari kasi yun pala is meron siyang committed pala siya, may ka-relationship siya na iba. Doon siya nag-offer ng stability, doon siya nag-offer ng goals and commitment. And actually, this person is also like juggled between you and this another person. Dahil alam niya na mahal mo siya. Pinakita mo sa kanya yung totoong pagmamahal sa kanya. Kaya nandun siya sa point na kailangan ko mag-decide kung sino talaga yung iiwan ko. Tsaka kung sino yung i-proceed ko to through changes talaga. So, ikaw dito is like, ikaw na lang yung gumive up dito sa situation. Gumive up ka na lang. Dahil ayaw mo ng ganito, ayaw mo, you have done everything, okay na parang para sa'yo, ipaubaya ko na lang kasi wala din naman ako nakuhang new beginning or changes sa person na to. Kaya kayo nag-iwalay. So, let's see what happened in this present situation.
this present situation, you are already okay, you are already moving on. Andun ka sa point na moving on ka na. Matatag ka na, stable ka na, like you already take it, you have already changed. Kaya mo na. You have a new beginning na talaga sa life mo, sa buhay mo. Saglit. You are taking the leap of faith towards a new beginning of your life. Talaga na. You might be in Libra here, Taurus, Aquarius, Capricorn. So, very challenging to sa'yo para mag-move on. Kasi 3 major arcanas. So, very challenging to sa'yo kasi namimiss mo tong person na to. Pero, andun ka na, kaya mo na talaga. Like, andun ka sa point na alam mo na yung worth mo, alam mo na, and you have this heart of pure, and kahit sabihin natin, humingi ka dito ng guidance sa universe or kay God, something like that, kay God, and alam mo na hindi ka niya pababayaan through your new beginning dito. Like, nandun ka sa point na, Lord, ikaw na lang bahala sa akin. Gagawin ko to, ipagpatuloy ko to para sa sarili ko. Hindi ka prepared kasi namimiss mo siya eh. Gusto mo talagang bumalik siya. See? You might be dealing also here with an Aries sign. So, gusto mo talagang bumalik siya. And, andun ka sa point na gusto mo talaga na magkaroon kayo ng new beginning of communication and even mag-offer siya sa'yo balik ng pagmamahal. Pero, sa paghihintay mo dito, nadun ka na din sa point na gusto ko muna, sarili ko muna. Ayusin ko muna yung sarili ko to be the Empress and to be the Queen of Pentacles in this present situation. Why I say na parang nagiging challenging to sa'yo yung pagbabago mo o yung pagpuproceed mo para to love yourself, to focus on yourself, kasi mahal mo pa rin itong person na to. Namimiss mo talaga siya, nasasaktan ka pa sa mga nangyari, and gusto mo pa din na magkaayos kayo. You might be a Leo sign as well here. Gusto mo pa rin na magkaayos kayo, and with this Page of Swords is andun ka pa sa nag-gathered ka pa ng information about this person. Advice for you is hindi ka makaka-move on totally going to what you want, to be the Queen of Pentacles, to be the Empress. If lagi mo siyang minamastad sa social media or spying on social media, lagi mo siyang namimiss, lagi kang umiiyak, lagi kang nasasaktan. And hindi mahirapan ka mag-move on dito. My advice for you is like, whichever na gusto mo nang magbago para sa sarili mo, to focus on yourself, to change, to be the powerful, to manifest a like how to love yourself. Doon ka mag-focus. Kung sakali man na mamimiss mo siya, try to think about nice things na nangyari sa inyo and try to not to hurt about this. Parang acceptance yun. Parang tanggapin mo kung ano na kayo ngayon. Yun. Dapat mo na lang siyang tanggapin and try to forgive this person kasi hanggat nasasaktan ka, hanggat namimiss mo siya, hanggat naiisip mo siya, hanggat gusto mo na magkaayos kayo, na dun ka pa sa point na
wala pang forgiveness sa puso mo. So forgive and accept and let go. Alam ko mahirap 'yon, kaya nga very challenges sabi ko sa iyo na very challenges yung pag-move on mo dito kasi nasasaktan ka pa talaga. Feeling ko dito gusto mo 'tong agad-agad na mangyayari sa iyo. But it's really hard. It's a long process talaga if gusto mo talaga mag-move on. Kasi nakikita ko dito, which is the card, the Six of Cups came drop twice. Feeling ko dito, dalawa kayo, namimiss ka niya, namimiss mo siya eh. See. Nag-gathered ka pa ng information about this person kung may kausap na siyang iba, may karelasyon na ba siyang iba, masaya na ba siya sa karelasyon niya. Ganun yung mga naano mo, yung gusto mong malalaman sa person na to. And dun ka parang very challenging yung pag-move on mo dito. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin. Huwag kang mag-stalk. Stop stalking. Stop thinking. Like, maging busy ka sa sarili mo. Try to have anything na ikakabisi mo, na ikaka-enjoy mo. Watch motivational video, listen to worship song, cut this communication, this silence, like, wag kang mag-stalk, like, totally wag kang mag-post anything, something like that. Huwag kang magparamdam sa person na to. So, tingnan natin kung ano yung challenge ninyo. Sorry, magalaw talaga yung cam. Nanawulan. Takto. I take it. See? Nasasaktan ka talaga pa and magulo pa yung isipan mo. The challenge here is paano ka mag-move forward. Yun na nga yung sabi ko. Yun na nga yung sinabi ko dito. Yun na yung nagiging challenge sa'yo. Paano ka mag-move forward kung nandun ka pa sa point na nag-i-stalk ka pa sa person na to. Like, nag-gathered ka pa ng information kung ano na nangyayari sa kanya. And nadun ka pa sa point na gusto mo pa rin ng new beginning sa person na to. Which, hindi ka, wag ka na lang mag-move on kung ganun lang naman din, di ba? So, if you really want to move on, if you really want to be the Queen of Pentacles, like, cut totally 100% sa connection nito sa person to. Okay? We're going to spread out. So, babalik ba siya sa'yo? Tingnan natin. Tingnan muna natin kung I will going to pull an oracle card kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. This point na wala kayong communication. You and I were too young. Maybe you are a young person here. I hope that you can forgive me one day. So, this is not for everyone. Pwedeng hindi to, pwedeng ano. So, takes what resonate lang, okay? I want to be more than friends.
yun. So, maybe nakapag-decide na siya na maging friends kayo. Saglit lang. Gusto niya pa rin ng commitment sa'yo, ganun. Ah, nahihirapan din tong person na to. Gusto kanya din kalimutan. I don't react when people mention you. I bury myself in work to forget you. I want you. So, sabi ko nga kanina na namimiss niyo yung isa't isa. So, parang ano lang din yun. Namimiss mo siya, namimiss ka niya. So, gusto ka niyang kalimutan pero nahirapan siya. Ganun, parang ganun yung ano dito, scene. So, now, tignan natin kung babalik pa siya. Merong ego and pride sa person na to. You might be dealing here with an Aries. Mag-offer siya sa'yo ng love in the near future. This person will going to fight for you through struggles. Pero, meron lang siyang ego dito and pride. I will going to manifest. Clarify. Okay. See? May ano talaga dito, may katigasan ng ulo siya. Kasi may mga tinatanong ka, even in the near future, kung magkakaroon kayo ng communication, may tatanungin ka sa kanya. Kasi meron na siyang tinatago in the past eh. Ganun talaga siya. Hindi siya ganun ka-open sa'yo. Even in the near future, ganun pa din siya. Eh, siguro, kung magkakaroon kayo ng communication, hindi niya pa din sasabihin sa'yo lahat. Meron talagang something siya na kinikip dito. Might be about a commitment na nag-inoffer niya before. Kasi lumabas din to sa past. So, hindi niya to sasabihin sa'yo. Hindi siya mag-open up about this. Just, nandun lang siya sa point na okay na tayo, mag-offer na ako sa iyo ng pagmamahal, magbabalikan na tayo. Wag na lang kalimutan na lang natin 'yon. And parang sa iyo is like gusto mo talaga ng clarification. Gusto mo ng judgment dito, gusto mo ng clarity. Parang ganun yung nangyayari. Pero nakikita ko naman itong person na to, nandun siya sa point na gusto kanyang ipaglaban through victory. Like it's either marriage, engagement, happiness, and goals together. Kasi, attracted pa din siya sa'yo. Mag-offer siya sa'yo balik ng pagmamahal dito. Pero, kailangan niya talaga munang magbago with this devil card. Kailangan niya talaga mag-transform muna para magkaroon kayo ng happy relationship, fulfillment, or 10. 10 of Cups is a complete love and happiness. And even 10 of Pentacles here. So, tingnan natin to. Ano ba to?
Or it's either na para sa akin, itong Seven of Wands here, kailangan ka niya talagang munang ipaglaban, ipakita niya sa'yo na ipagkaya ka niyang ipaglaban sa true struggles na meron kayo before mo siya i-accept. Changes. Commitment. Attraction. See? Confident itong person na to na makipagbalikan sa'yo. King of Wands, andito sa kanya. Ari Sagittarius Leo. Or a Sagittarius dito. Or yeah. Confident siya. Alam niya na kung babalik siya sa'yo, tatanggapin mo pa din siya. Kasi nakita niya na before na eh, sobrang mahal mo siya eh. Like unconditional love na binigay mo sa kanya before alam niya yun. Kaya nga nag-juggled siya before kung sino talaga yung pipiliin niya, right? Kaya confident siya na kung babalikan ka niya, tatanggapin mo pa din siya. Pero parang advice na din to sa'yo na kung babalik man siya, kailangan niya munang patunayan na kaya kanyang ipaglaban dito. True victory. Kasi magko-communicate talaga siya sa'yo. Alam niya kasi nasaktan ka niya eh. Na na-betrayed ka niya. Kaya na merong ending sa cycle sa inyo. And ito ka, the Nine of Pentacles. Ito yung pilit mong inaabot na changes sa buhay mo. The Queen and the Empress. Na nahihirapan ka kasi nami-miss mo siya. So, ito ka dito. So, communication will come in the near future. You are waiting for this communication and it will come. Pwedeng magbalikan kayo, pero yun na nga yung sabi ko sa'yo. Kailangan niya muna ang patunayan na kaya ka na niyang paglaban. Okay? So, itong mga expedition na gusto mo sa kanya, kailangan niya muna talaga to na ibaba niya yung pride niya and ego para sa'yo. So, yun. So, if the question, about the question, babalik ba si X? Babalik siya. Yeah, may possibility. So, that's it. That's my reading for you guys. Thank you and God bless.